tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Anak, mag-iisang buwan ka na pala dito sa Australia. Opo, Mami. Hindi mo ba namimiss ang asawa mo't anak? Namimiss? Pero anong magagawa ko? Narito akong nagtatrabaho para sa kanila. Huwag kang mag-alala, anak. At nakahanap na ako ng trabaho para sa asawa mo. Mabuti naman po, Mami. Sana makasunod sa akin agad dito ang asawa ko. Oo naman. Mauna talaga si Carla dito kaysa sa anak mo. Sana magkatrabaho na siya agad pagdating niya dito. Naantok na ako, Nay. Napuwid ako kagabi. Ate ka, ang cellphone mo nagri-ring. Baka si Carla na naman yan. Ayan ninyo. Istorbo lamang sa tulog mong babaeng yan. Anak naman eh, sagutin mo naman. Abay, parang hindi mo asawang tumatawag sa'yo. Ako na lamang tatawag sa kanya, pagising ko. Dahil inaantok talaga ako, Mami. Ay nako, ang lalaking ito, hindi man lang masagot ang tawag ng asawa. Ay teka, ako na nga ang sasagot. Baka kasi, ano pang sabihin sa'yo eh. Wala namang alam sabihin yun kundi ang namimiss niya ako. At isa pa, inaantok na talaga ko, Mami. Kaya matutulog na ako. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. O ano, nagustuhan mo bang resort na ito, Carla? Oo, napakagandang lugar at napakatahimik pa. Kabalik na lang sa syudad na napakaingay at mauso. Ito nga kasi yung birthday gift sa akin ng mga magulang ko eh. Ha? Birthday gift? Ng mga magulang mo? Ang resort na ito? Ibig mong sabihin, sa'yo ang resort na ito? Oo. Kailan lamang ito naging akin at ang gusto ko. Ikaw ang unang maging guest ko. Ador? Ipagmumulin mo ka lang. Pero matagal na akong may gusto sa'yo eh. Pero Ador, may asawa na ako't anak. Alam ko. Pareho lang tayo. At wala akong pakialam. Mahal na mahal kita, Carla. Ador? Carla, mahal kita. Ador, tama na. Hindi pwede. May asawa ka rin. Magkakasala tayo sa ating mga asawa. Pero mahal kita. Mahal kita, Carla. Mahal ko rin ang aking asawa, kaya tama na. Ador? Carla. Ador. Ay, mabuti naman at natyambahan kita ngayong umaga. May ilang araw nang napapansin kong ginagabi ka ng uwi, ha, Carla? Kontay, nag-overtime po kasi ako eh. Nag-overtime? Ikaw ang may-ari ng kumpanya, pati rin may ikaw eh. Nakikipag-overtime din. Ay, itay, pagod ako. Mamaya na ho tayo mag-usap. Ay, Carla, baka kung ano na yan, ha? Ha? Pinapaalalahan kita, may asawa at mga anak ka na.
parang sasabihin sa akin. At himala na dinala mo ako dito sa eksklusibong restaurant na to. Ayoko kasing may ibang makarinig ng sasabihin ko sa iyo eh. Bakit? Ano bang sasabihin mo? May problema ka ba? Pera? Ah, hindi pera ang problema ko. Kundi, sarili ko at si Ador. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ano ang tungkol kay Ador? May nangyari sa amin. Ano? Salamat, Carla. Dahil muli mo akong pinagbigyan. Pinagbigyan kitang pumunta dito para makapag-usap tayong mabuti. Ano bang nagusta mo sa akin? May asawa na ako't anak. At nakakalungkot ay mahal ko si Arturo at hindi kita mahal. Alam ko. Pero ayaw ko ba, Carla? Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko eh. May pamilya na din ako. Pero, bakit unti-unting nahulog ang loob ko sa'yo at sa'yo umiikot ang mundo ko? Alam mong may pamilya ako. Hindi ko maibibigay sa'yo ang pag-ibig mahal na... Mahal na kita, Carla. Hindi mo lang alam ang sinasabi mo. May asawa na ako. At mahal ko ang asawa ko. Mahal ko ang pamilya ko. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng relasyon. Dahil... Carla? Anong nangyayari sa'yo? Nahihilo ako, Ador. Nahihilo ako. Friend, kanina ka pa raw dito, sabi ng asawa ko. Pasensya ka na. Kung dumiretso na ako dito sa bahay mo, nang hindi ko man lang sinasabi sa'yo. Bakit? Ano bang nangyari? Ikaw lang kasi ang alam kong malalapitan ko ng kahit anong oras. Oo naman, friend. Basta ikaw. Laging bukas tong bahay ko para sa'yo. Salamat, friend. Pero, hindi kaya magtaka ang itay mo niyan. At hanggang ngayon eh, wala ka pa sa bahay ninyo. Minsan nga, ako ang natawagan ng itay mo eh. Tinatanong niya kung nasaan ka na raw. Ikaw talaga, daddy's girl ka talaga. Hindi ako daddy's girl. Nagkataon lamang na ako lamang ang nag-iisang babae na anak ng mga magulang ko. Kaya ibang trato niya sa akin. Nagseselos na ngayon mga kapatid kong lalaki sa akin eh. Ganun na rin yun. Daddy's girl ka nga. Ah, teka. May iba nga pala ako ng usapan. Bakit ka nga ba naririto? Wala ka sabi-sabi mong punta dito eh. May problema ba? Eh, buntis ako, friend. Wow! Talaga? May iniwan pa pala sa'yo ang asawa mo bago siya umalis. Hindi si Arturo ang ama. Ano? Tama ang narinig mo, friend. Buntis ako, pero hindi si Arturo ang ama. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Anong sinabi mo? Wala sa bahay ninyo si Carla? Oo daw. Sabi nga ng apo ninyo, may kliyente daw siya na taga Baguio, kaya pinuntahan niya doon. Ang sipag talaga ng asawa mo. Oo po, Mami. Masipag nga po siya. At matagal na niyang sinasabi sa akin noon na gustong mag-branch out ang kumpanya niya sa Baguio dahil maganda ang klima doon. Parang dito. Kailan ba ang plano mong pag-uwi niyan? Eh, hindi ko pa ho alam, Mami. Sa bagay, maganda ang kita mo dito. Makakapagpatayo ka ng bahay
kung magtatagal ka pa dito. Asya nga pala, kumusta na ang trato ng mga biyanan mo sa'yo? Ganun pa rin. Kinis sa akin ang biyanan ko dahil nga wala akong trabaho. Ikaw naman kasi. Bakit kasi hindi ka naghanap ng trabaho mo habang hinihintay mo ang pagpunta mo rito? Mami, kung may trabaho ako, paano ko pa mailalakad ang mga papeles ko? Maya't maya magpapaalam akong aalis sa boss ko. Sa palagay ba ninyo, hindi siya maiinis sa akin? Ay nako, ang sabihin mo, tamad ka lang. Kaya hindi mo masisisi ang biyanan mo na inis sa'yo. Mami naman, salip na akong kampihan ninyo sa pagkinakampihan nyo. Totoo naman eh. Kung hindi nga lang kita anak, ay nako, pagtsatsagaan ba kitang makapunta dito? Sa ugali mong yan, ay nako, walang makapagtitiis sa'yo. Asya nga pala, yung anak mo, sinong nag-alaga doon? Wala ka. Alam ko namang mahal ng biyanan ko ang anak ko. Kahit na nararamdaman ko na ayaw sa akin ng biyanan ko, hindi naman niya dinadami ang mga anak ko sa inis niya sa akin. Ikaw naman kasi, ayaw mong pakitunguhang mabuti ang biyanan mo. Hayan tuloy, inis sa'yo. Kahit na inis sa akin ng biyanan ko, wala akong pakialam. Ang importante, mahal ako ng anak niya. Kaya kahit na magmaktul siya sa pagka-imbiyer na sa akin, sorry lang siya dahil mas mahal ako ng anak niya. Ano ka ba? Busog na ako eh. Yun ang gusto ko eh. Ang mabusog ka. Para healthy ka lagi. Tingnan mo nga ang katawan ko. Lumalaki na. Magiging balyena ako niyan sa ginagawa mo eh. Mamaya, ayaw mo na ako. Dahil sa laki ng katawan ko. Yan ang hindi mangyayari. Dahil mahal na mahal kita. At kahit anong pang itsura mo, mamahalin pa rin kita, Carla. Pero paano yan? Buntis na ako. Ikaw lang naman ang hinihintay kong magdesisyon eh. Gusto mo, iwan mo na yung asawa mo. Ha? Kung pwede lamang kitang pakasalan eh, pakakasalan kita. Pero kapo natin, alam na hindi pwede. May asawa ka, may asawa ako. Alam kong kahit kailan, hindi pwede tayo magpakasal. Pwede nga lang kung sasama ka sa akin sa Canada. Doon tayo magpapakasal. Adore, hindi ko alam. Sa ngayon ay nalilito pa ako. Natitiyak kong itatakwil ako ng itay ko kung malalaman niya ang kalagayan ko. Huwag mong alalahanin ang magtatakwil sa'yo ng kahit sino. Narito naman ako eh. Paano, anak ko? Sa ngayon siguro, hindi ka niya maiintindihan pero darating din ang araw na maiintindihan ka rin niya. Narito ka na pala. Kailan ka ba umuwi? Kanina lang po, itay. Siya nga po pala. Heto po ang pera ng bata. Kaya na lang po ang bigay sa kanya. Ano? At bakit hindi ikaw ang bigay sa kanya? Tanong nga siya ng tanong sa'yo eh. Saan ka ba talaga nang galing, ha? Sa Baguio nga po. Sige po. Papasok na lamang po ako sa kwarto ko. Mag-iimpake ako ng mga damit ko. Ha? May huwag mong sabihing aalis ka na naman. Kailangan. Naroon ako sa Baguio, itay. Para personal kong pamahalaan ang bago kong bukas na negosyo. At baka matagalan pa ako doon. Ha?
Anong sinabi niyo, Itay? Hindi pa umuwi si Carla dyan sa bahay hanggang ngayon? Oo. Nag-aalala na ako. Baka kung ano nang nangyari sa anak ko. Eh, kailan pa ho ba umalis ng bahay? Eh, mag-iisang buwan na ngayon. Eh, ang sabi, nagbukas ng bagong negosyo pero hindi na umuwi. Nagbukas pala ng negosyo sa Baguio? Hindi man lang ipinapaalam sa akin. Eh, paano naman ipapaalam sa iyo eh? Kung hindi ka natutulog eh, busy ka sa trabaho mo. Itay, sana naman kasi, ay... Ano nasa... Nako, lagi kanyang tinatawagan. Kaso, naiistor mo ka raw dyan. Eh, tinatamad yatang tawagan ka. Eh, paano naman kasi? Lagi kang busy daw. Pati tuloy ako dito eh, nag-aalala na. Baka kung ano nang nangyari sa anak ko. Nako, Art. Huwag kang ang magmagtul dyan. Parang hindi ko alam kung paano mo baliwalain ang tawag ng kasawa mo eh. Eh, pero alam niyong may trabaho ako at pagod ako. Malay mo. Isa pala sa mga tawag ng asawa mo ay magbukas siya ng negosyo sa Baguio. Eh, pero dahil nga binabaliwala mo, o hayan tuloy, tinamad na siyang tawagan ka. Eh, pati yata pag-uwi sa bahay ninyo eh, kinatamaran na rin niya eh. Eh, hindi sana siya tumigil sa pagtawag sa akin. Eh, bakit? Ang pagtawag lamang ba niya sa'yo ang kanyang ginagawa? Isipin mo, manager yung asawa mo. At may mga anak kayo. Ah, natural, hindi niya mapagsabay sa bahay lahat ng mga yan. Eh, bakit noon? Lagi niya akong tinatawagan. Eh, paano nga? Kung tawagan ka niya, eh, hindi ka niya makakausap. Huwag kang mag-alala. At baka sa makalawa ay maaprubahan na ang petition ko sa kanya. Makakasunod na siya sa'yo. Dapat lang. Dahil baka kung ano nang pinaggagawa ng Carla na yun doon. Bunti si Carla? At hindi ako ang ama? Hello? Hello? Sino ka? Magpakilala ka? Sino ka? Anak, oh. Ano na naman ba yan? Malayo pa ako eh. Busis mo na ang naririnig ko. May kaaway ka pa. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi ako naniniwala sa'yo, peste! Sino ba yung kausap mo at galit na galit ka? Isang taong naiinggit sa pagmamahal sa akin ni Carla. Kaya niya sinisira ng asawa ko. Isabihin ba namang buntis ang asawa ko at hindi ako ang ama? Mano po, Itay? Ginabi kayo. Nako, salamat naman at pinapunta mo ako dito. Ako'y talagang alalang-alala sa iyo, anak. Kaya nga po kayo pinakyat dito sa Baguio dahil alam kong nag-aalala kayo sa akin. Eh, paano? Ha? Eh, nagkaligaw-ligaw ako dito. Naligaw kayo? Oo. Akala ko ba ay dito kayo sa Baguio lumaki at nag-aral? Dito nga. Kaso, hindi pa ganito ang Baguio noon. Eh, marami nang nagbago. Oh, kaya naligaw ako. Eh, nako, sobrang ginaw ngayon dito sa Baguio. Paano hindi kayo giginawin eh? Hindi pa kayo pumapasok. Halina kayo dito sa loob. Pasok kayo, Itay. Maupo kayo, Itay. Magpahinga muna kayo. Mayat maya lamang ay maghahapon na tayo. Kape?
Gusto niyo bang magtimpla ako ng kape, itay? Eh, sige. Para mainitan ang sigmura ko, ay giniginawa ko. Oh, sige po. Maupo muna kayo dito at ipagtitimpla ko kayo ng kape. Oy, teka nga muna. Napansin ko lang. Bakit parang lumaki yata ang kat... buntis ka ba, anak? Opo, itay. Buntis po ako. Naka, buntis ka pala. Eh, bakit ka pa umalis sa atin? Mahihirapan ka niyan eh. Mag-isa ka lang dito. Hindi po ako mag-isa dito, itay. Ha? Oh, sweetheart. May bisita pala tayo. Sweetheart, si itay. Itay, si Ador po. Ang ama ng dinadala ko. Ano? Ano ang kahihinatnan ng relasyon ng mag-asawang Arturo at Carla? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdang, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.